So, gagawa tayo ng demo. Ito troubleshooting natin. Parela to, kung sakaling mamatay yung motor mo, ipapakita namin sa inyo kung ano yung pwede nyong gawin. So, what's up mga boss? At welcome back ulit sa ating YouTube channel. This video mga boss, hindi to clickbait. Bigyan kami kayo ng information ulit. Bigyan kami sa inyo ng information. Boss, nandito tayo ngayon ulit sa shop ko at bibigyan ko ulit kayo ng mga konting idea. So, gagawa tayo ng demo. Ito troubleshooting natin yung BitFI click. Pasok dito BitFI click. Panoorin niyo mga boss, parela to. Kung sakaling mamatay yung motor mo, hanggang namatay, ipapakita namin sa inyo kung ano yung pwede nyong gawin. Halimbawa na babiyahe kayo. Again, bago tayo mag-start, huwag makalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at follow nyo po ang aking Facebook page. Kayo mga customer natin na bumisita, sir. Shoutout! Shoutout po sa mga lalamog. Yan. Kaya sir, makakapalit ang video natin. Shoutout, sir! Pala. Hey sir, shoutout! Shoutout sa Ricky Loading at sa Cell Prime. Thank you. Sa frontliner natin. Mabuhay kayo. Hey sir, ito, shoutout sir. Sir, sa mga Bully Boys, ang Pass Bully Boys, sa Katapod Panda. Ayun, yun. Shoutout. Ano yung iba? Ito siya mga boss. Sample, ito yung motor natin. Papakita ko lang po sa inyo. Kung sakaling biglang namatay yung motor mo, ano ba, tumatakbo ka, biglang namatay, at ang una-una mong i-check mga boss, etong mga fuse. Eto. I-check mo tong mga fuse kung may putol na. So ipapakita ko sa inyo ngayon na maglalagay ako ng putol. Putol na fuse, matik hindi yan naandar. Kaya matik pag pumutok, bigla yang mamamatay. So ipapakita ko sa inyo yung putol na fuse. At halimbawa, tumatakbo pa, biglang naputol at hindi siya aandar. So ito mga boss, putol yan. Yan, no, ano. Yan, putol yan. So ikakabit natin siya, halimbawa, may isang putol na fuse dito sa motor mo. So yan mga boss, nilagay na natin yung 10. 10 na. Ang pinaglagyan ko, yung taillight at saka tail at saka horn. So ayan o. Walang push start. I-kick mo pa. Sige. Pero andar. Wala kang ilaw, wala kang panel, wala ring signal. Pero may headlight ka. Pero andar siya. Ayan. So, halimbawa, tumatakbo ka, biglang namatay. Check natin yung fuse dito. Yan. May indicator yan, mga boss. Yan. So, wala siya. Pero, makikik. Eto naman siya. Tanggalin naman natin yung isa. So, yan, mga boss. Yung ECU pumutok na. Ito. Wala. Wala lahat. Kick mo nga. Maandar din. Pero, magkakaroon siya ng supply. Yan. So, yun mga boss. Ngayon, ito na. Ipapakita ko naman sa inyo. Ito naman. Sa fuse po yun, ha. Mapapaandar mo siya kahit pumutok yung fuse. Pero, hindi gamit tong push start. So, ipapakita ko naman sa inyo. Hindi nyo talaga siya mapapaandar. Ito po yun. Kahit may battery, kahit low watt yung battery, pag once na ang pumutok ay yung main. Ito yung main. Yan, sa pinakataas. So, ito yung main. Pag once na pumutok yan mga boss, kahit may battery, kahit i-kick, hindi po yan aandar. Paliwanag ko lang ulit sa inyo ulit yung sa video na ginawa ko. Again mga boss, pag may pumutok, so etong 25
25,55, yung 10,10,10. Ito mga boss, pwede kayo magtaas hanggang 15. Halimbawa, nagkabit ka ng ilaw, pumutok, taas ka ng 15. Pag hindi pumutok, ibig sabihin, hanggang 15 kaya. Pero huwag ka magtataas ng 20. Halimbawa, ito, yung nasa gitna, ano ba yan? Headlight. Nagpalit ka ng headlight na malakas. Normally, puputok yan pag hindi niya talaga kaya. So, palit ka ng 15. Ito din, ganun, sa ignition. Pwede ka magpalit ng 15. Pero, etong 25, hindi mo pwedeng palitan ng mas mataas. Kasi delikado yan eh. Pag once pumutok yan, ibig sabihin may problema sa motor. May grounded na wiring. Pag pumutok yan, replacement, meron naman yan na yun, no? Pamalit. So, kuha ka lang dyan. So, pag pumutok ulit, ibig sabihin magpa-check ka na po ng wiring. Pag pumutok na pumutok sa tuwing lagay. So again, di ka pwede magpalit ng dalawa sa hilera na to, ng mas mataas. Eto pwede ka magpalit. Di ba, namatay ang motor nyo, walang kick, walang push start. Isa lang ibig sabihin nun, either ang fuse pumutok or may grounded ka na wiring na, halimbawa marami kang wiring, pa-check mo yung wiring din yung fuse. Tapos, eto pang isa, ipapakita ko sa inyo. Normally, magkakaproblema lang to pag sobrang tagal ng motor mo, nalubak ka ng napakalupit. Eto, kadalasan, pumipiglas yan. Yan, halimbawa napiglas, nalubak ka, napiglas yan. O di sinusiyan mo, may supply. Puro redondo lang. Yung spark plug. Eto, spark plug na natanggal. Normally, silipin mo lang yan dito. Silipin mo dito sa ilalim. Pag natanggal, balik mo lang ulit. Ako lagi ako nadadali nito So, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong gamitin na spark plug cap. May recommend ko sa inyo na spark plug cap. Racing Monkey, maganda yung spark plug cap ng Racing Monkey. So, pakapit na natin. Maganda rin siya. So, pag namatay, bigla namatay at nalubak kayo ng napakalalim, inipin mo lang dito. Tapos, hindi mo maalala kung kailan ka nag-change oil. So, check mo naman to. Ito. Pag nakita mong maitim to, yan. Pag sobrang itim po nito, tambucho mo, isa lang ibig sabihin. Pwede kang matuyuan ng langis, pwede mag-overheat, pwedeng sumabog yung motor mo. So, regular change oil, depende sa langis. Bahala na po kayo kung ano gusto nyo langis. Pero, may re-recommend ko lang is Delo. Hindi po ako bayad ni Delo. Nagustuhan ko lang talaga si Delo. Mula noon hanggang ngayon. Delo. So, kung meron kayong langis na ginagamit, ituloy nyo lang yan. Sundin nyo lang yung standard kung tuwing kailan, 1,000, 1,500, wag po every month, lalo na yung mga delivery. So, yun mga boss, and window shop, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Ito yung behind the scene. Ang dami. O, customer natin yan. Yan. Sa lahat po sa tiwala nyo again, yung raffle natin mga boss ha, may 31 yun, tuloy yun. Dalawang helmet at saka mga piyesa galing kay PBG.